Mapagpalang araw mga kataba. Yan, dumayo naman tayo sa Tarlac mga kataba para mamili ng ating mga pangunahing pangangailangan. Kasi pag pumupunta ako ng Tarlac mga kataba, gusto ko lang makabili ng iba't ibang klase ng isda kasi sa okay ko konti lang yung pinagpipilian. Mapapansin niyo mga kataba, halos ko konti na lang yung nagtitinda mula nung nabago yung sitwasyon sa Tarlac. Pero marami pa naman din nabibili ng mga isda. Inuuna ko munang kuhanin yung hotdog, yung mga madaling lutuin mga kataba. Mga ilang piraso lang yung kinukuha ko dyan na pang niluluto lang sa gabi o di kaya yung mga madali ng lutuin na hindi ka na masyado mag-iisip kung anong lulutuin. Tapos namimili ka ng mga chicken na as in good talaga. Kasi alam niyo naman mga kataba sa palengke, kailangan mong magkaroon ng masusing pamimili kasi sa dami ng nagtitinda mga kataba. Titignan mo yung quality nung binibili mo. Kahit sabihin mo na branded pa yung manok o kung ano man yung meat, no, lagi ka magiging mapanuri mga kataba. Sa quality, lalong-lalo na yung condition ng manok o any meat na binibili natin mga kataba. Yan, namimili ako dyan ng pwedeng isigang na pork kasi frozen yung manok. Hindi ako masyadong kumuha ng manok mga kataba. Yun lang meat, yun lang pangsigang na baboy ang tinitingnan ko dyan, yung nasa loob. Kasi kailangan mong mamili ng mamili at para naman hindi ka masyadong madisappoint kung ano yung binili mo. Nung ganyan yung ginagawa natin pag namimili. Nakabili na kami ng mga konting isda dyan, iba't ibang klase ng isda. Tulad ng tilapia, salmon, bangus, at kung ano-ano pa mga kataba. Hindi ako masyadong bumibili ng meat sa Tarlac eh. Kasi kumukuha na kami sa Robinson. No? Kasi proven ko na mga kataba na maayos yung meat na nabibili ko sa Robinson. Hindi naman sa pagkukumpir sa Tarlac at sa palengke mga kataba. Pero pag kasi nakasanayan mo nang bumili sa isang lugar na sigurado kang nabibili mo yung maganda, uulit at uulit ka pa rin. Yung mga mapapansin nyo mga kataba, yan, tumitingin naman tayo ng mga pangunahin nating mga pwedeng bilhin tulad ng bawang, sibuyas at yung mga gulay. Yan yung mga hilera ng gulay. Sobrang taas ng gulay mga kataba. Kung po pwede lang na huwag ka nang magsahog ng gulay pag nagluluto ka. Kaso hindi naman pwede. Kaya ang ginagawa mo, nililimit mo na lang nung binabawasan mo o iniiba mo yung sistema ng pagluluto. Ganun yung ginagawa natin. Basta't magkaroon pa rin tayo ng gulay na inihahalo sa mga niluluto natin. Kasi ang ginagawa ko dyan, kumukuha lang ako ng maliliit, iniisip ko yung lulutuin ko na pwede bang bawasan na lang sa ganitong luto at ano pa yung mga pwedeng iles pa na pag nagluto ka ng gulay, pwede mo nang tanggalin yung ganito na masarap pa rin yung magiging resulta. So ganun yung pamimili natin mga kataba. Kahit sabihin mo na ikot ka ng ikot sa palengke, maghahanap ka kasi ng mure kung saan ka makakamenos kahit mataas pa yung bilihin. No? At pagkakasyahin mo rin yung hawak mong pera, mapamitman, mapagulay, mapaista, at sari-sari mga kataba, pakonti-konti bibilhin mo para lang masustain mo yung pangangailangan ng pamilya at para mo na rin mabili mo yung mga tamang pagkain sa pang-araw-araw na iluluto mo na hindi lang puro karne, puro isda, kasi kasama yan sa pagbubudget mga kataba. Katulad niyan yung anak ko nagpapahinga. Sabi ko, intayin mo na lang ako sa tabi na habang namimili ako ng gulay. Kasi matagal ngang mamili si mama taba. Ganun mga kataba, diba? Ay, pag nanay ka, kahit na mapagod kang umikot, mag-iisip ka kung saan ka makakamenos. Yan, nagpahinga muna kami, bumili kami ng pantawid uhaw. No? Buko, 10 pisong buko mga kataba. Yung pagod mo sa kakaikot. Malamig na buko. Pauwi na kami mga kataba. Mapapansin nyo, maluwag ang daan. Mga bandang gitna na lang kami medyo na traffic ng kaunti. Pero dire-diretso naman yung biyahe mga kataba. Kasi pag sanay ka ng namamalengke, hindi mo na maiisip yung traffic ba o kung ano. Hindi mo na mapapansin yung oras. Ang iisipin mo na lang makauwi ka ng safe. At nakabili ka na rin ng konting mga pangangailangan mga kataba. So, ganyan yung ginagawa natin sa pamimili kahit tumadayo pa tayo sa Tarlac mga kataba. Para nga mamalengke at bumili ng mga konting pangangailangan. Yan mga kataba. Salamat at ingat mga kataba!